sirloin steak beef, yan, dalawa. Tapos meron tayong celery, pinat ko siya. Meron tayong cauliflower and broccoli, yan. Tapos itong pang-isa naman natin, ito ay bawang, sibuyas, and tomato. Pero ang tomato, ilalagay ko to bago ko siya ahunin, yan. Medyo hawik siya sa steak, pero hindi ko siya gagamitan ng sibuyas. Pero ang gagamitin ko ay tomato. Meron tayong oyster sauce, yan. Salt. And black pepper, yan. Oyster sauce, salt, black pepper, yan siya. Yan siya, ang ating lalutuin ngayong araw. Yan, so samahan niyo ako guys. At magsisimula na tayo sa aking pagluluto. Pero bago pala ako siya lutuin, ay ikat ko muna itong ating beef. Ayan. So, ikat ko siya na medyo pahaba. Ayan. Siya ikat, yan, pahaba na medyo manipis. Steak style ko yung pagkat ko. Yan, ganyan. Yan siya, ganyan. Yan, ganito pag-cut yan. So, mainit na yung ating kawali. Ilalagay ko itong ating sibuyas. Ayan. Ganyan, bago siya mabuo ng tuloy, ilalagay na natin ang ating bawang. Ayan, medyo malalaki ito siya, hindi ko siya sinatman. So ngayon, inex na natin yung ating beef. Ayan. Ilalagay na siya natin. Habang hindi kalusa yung ating beef, ilalagay na natin, ilalagay na natin itong broccoli and cauliflower para lumambot siya. Kasi hindi naman kailangan ng matagal na pagluluto itong beef kasi malambot na ito. So ilagay na natin. And then takpan natin hanggang at maglalagay tayo ng ating tubig. And so bago ko siya takpan, nalagyan ko muna siya ng black pepper and then salt. Ayan. So meron na siyang ating black pepper. Isunod na naman natin, maglalagay ng salt at saka tatakpan ko na siya. Para yung 1 cup na water dyan, ayan ang magluluto sa ating broccoli at cauliflower.
Lagay na natin yung 1 cup of water para ito ang magluluto. Pag kumulo-kulo na siya, magluluto sa ating broccoli at cauliflower. So, takpan na siya natin. And then yan, ating tomato, ilalagyan ko siya ng salt and black pepper din, kasi i-fry ko siya ng separate, saka ilalagay ko siya mamaya pagtapos ng ating beef bago ko siya anunin. So lagyan siya natin ng paminta. Okay. And then salt para templado siya. Ayan. Na po siya, may salt na siya at black pepper. So i-fry ko na. So yun na siya, we're on the other side yun. Tapos bagahan mo nila yun, pag-okay mo. Hindi ko lang sa pag-okay mo. Ilalagay ko po sa ibabaw ng ating beef na mag-wakali at cauliflower. Yung alaga ko ay pagkain nila ay pang Pinoy na yan, kasi lagi ko niluluto sa kanila ay pang Pinoy. Yan. Kung ano lang mapasok sa isip ko yun, ang niluluto ko yan. So yan ang pinunta natin. Tapos ito na may isa. Tapak pa natin ulit. Yan, ilagay natin itong celery. Yan. So, lagyan siya natin ng oyster sauce kasi nilagyan na natin ang celery natin at takpan ulit. Ayan. And then, haluin natin. So yun siya, mahalo na natin. Sakto mga tumingin siguro ay luto na itong celery na. Pagkatapos nun ay ihalo na natin yung tomato. Okay. Lagay ako pala ng beef cubes, half lang siya. Ayan. Para mas malasa siya. Ayan. Itong tomato ay ilalagay natin dito.
Ito na siya. Yan na siya. Yan, so need na natin i-off ang apoy kasi tapos na po ito. Yan, sa mga bago sa aking channel ay sana may mga matutunan kayo sa aking mga video recipe. Ito siya kay ay beef. Niluto ko siya na may broccoli, cauliflower, and celery. And then, tinry ko yung tomato natin separate. Nilagyan ko ng black pepper at salt. And then, bago ko siya akunin, nilagay ko siya. Ayan. Nilagay ko na itong tomato. Pero may lasa na yan siya. Kaya, donate na siya, timplahin. Naglagay ako ng half lang na cubes. Beef cubes para mas malasa. Tapos ang ginamit ko ay oyster sauce. Ayan. Sana may matutunan kayo guys at don't forget to subscribe my channel, click the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga videos at comment na rin guys para sa mga bago sa aking channel.